Magandang araw, magandang umaga. Sinong makapanood nito ng aking video, welcome back sa aking channel, Yawa TV. Ang ating video ngayon ay pag-welding ang TIG welding sa isang tubo. Ito yung tangking ginagamit natin. Ito yung gauge ng TIG turret ng isang TIG welding. Open, yan, may tinuturo dyan, open, close, close, open. Ayan yung may gauge sa taas. Makikita natin yung nalaman. Ito yung hose galing sa tangki ng argon. At papunta ito doon sa welding machine na kinokonektahan. Ito, ayan, yung welding machine na ginagamit natin sa pagtitig. Ayan, yung melt tank. Ayan, nakakonik dito yan, yan. Ang laman nitong hose na to ay argon. Gas in. On off. Ito yung maghihinang. Ayan. Yan yung Meltan. Pangalan ng aming welding machine, si Malta. Dito sa likod. At ito naman, TIG MMA. Ang TIG welding na ito. Tapos to. Ito, tinuturo na yan, ay para sa stick and or TIG. Ito naman ang adyasan palakas o pahina ng argon. Buga. Ng amperahe. Ito naman ang adyasan ng amperahe. Gusto mong malakas, ikutin mo lang. Gusto mong mahina, ikutin mo rin yan. Yung sa baba naman, yan yung ginagamit sa TIG. Diyan kinakonek. Yan. Positive. Yan yung hinahawakan ko. Yan yung negative. Tinuturo dyan. Ito, pag ginamit natin. Sa TIG turret dyan. Ng, ito ang gamit. Isang welding. Ng TIG welding. Tapos, ito. Nakita nyo kung ano siya. Kaya tinatanggal ko yan. Pinapakita ko sa inyo kung paano yan ikabit. At paano rin tanggalin. Kung paano yung kabit. Ganon din yung pagtanggal. Okay. Okay. Mayroong positive at saka negative. Cielo. Up! Okay. Ito naman yung ginagamit ng TIG torch sa TIG welding. Ito yung ceramic cup. Ceramic cup. Uh-huh. Ito naman yung tungsten. Yan, yung maliit na yan. Yung iniikot ko sa dulo, yung cup yun. Kailangan mong luwagan para mahugot mo itong tungsten. Pag masasikip kasi yun, di mo yun matanggal. Ito naman ang isang ano na ito, tawag nito sound drives. Ito. Yan, yun. Ayan. May laman pa sa loob yan. Pinakamaliit yan. Ayan. Ganyan pag-assemble niyan. Tapos pasok mo doon. Meron kasi yan. Ikotin na yung may thread dyan. Tsaka yung cup niyan. Yung takip. Yan. O ha. Sinabi mo? O. Kita nyo mga loads. Yan yung ginagamit sa pagtitik. Yan naman ang pindutan para mag-release ang argon. Makakunik doon. O ha. Sinisili pa ba? Okay. Okay. Lumipat naman tayo dito sa pag-welding. Kung paano sa weldingin, mga loads, ayan, ayan, o. Ginadabot ko yung filler. At gamit, hawak-hawak ko yung TIG-TORT. Ayan ang pindutan para mag-release siya. Tinuturo ni paring yaw. Ayan yung task din. Ganyan dapat. Dapat ganyan lang kahaba ang nakalitaw. So, buksan natin. Ayan. Parang hindi yan. Bah, lumuhod naman talaga. Bah, nakasakay. Ah. Oh, sarap ba sumakay? Ayan. Uh-huh.
sumindi na. Ayan po ang paraan ng pag-welding na yung kung paano mag-welding isang TIG welding. Yan po yung gamit namin dito na welding machine. Na welding torch. Tsaka yung hawak-hawak propeller. Kanya po ang paraan paano mag-welding. Kumusta ka na? Ako ba'y iniisip mo pa? Baby ko, hanggang saan? Ang tamis ng iyong pagmamahal. Ako ba'y iyong mahihintay? Kabila ng ating mga away, kung sakaling ayaw mo na sa akin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ay wag na kita, ako ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ako. Baby ko, kumusta ka na? Ako ba ibig mo pa? Baby ko, hanggang kailan ang pangako ng iyong pagmamahal? Ako ba'y iyong mahihintay sa kabila ng ating mga away? Ayaw mo na sa akin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ay ikaw, baby, ina
ganda ng ano, music background namin na medyo maganda na ko, baby ko, patawan. Pag-uwi ko, baby ko, sana'y mantay mo pa. So, ayan mga lord, back to the book kayo ba? Ayan ang pag-inang paraan. Ito yung ginagamit namin ng TIG welding. Ang paraan pala ng root pass niyan mga lords, kailangan nasa ilalim yan. Tagus sa kabila para walang leak ang paghihinang mo ng welding. Kaiwasan ng leak. Karamihan ang ginagawa namin, yung welding namin lords, ammonia type chemical ammonia. Ang ammonia ay magpapalamig ng isang cold storage ng isang kwarto ng isang building para mapapalamig ang kanilang mga produkto katulad ng ice cream at mga karning baboy. Yun mga lods, ang mga project namin palamig. Ayan lods, mamaya naman ulit panoorin nyo yung isang pagka-caffing. Ito mga lods ang paraan para mag-caffing. Linisin mo muna mga lods yung ano, pinag-anuhan mo. Kailangan mong malinis yan para maiwasan ang leak. Kasi pag marumi yan, maalikabok, maano yan, yung marami, may mga flux pa dyan. Kailangan mong matanggal yan mga lods. Kailangan malinis. Linisin mo maigi para maiwasan ang leak. Ang alikabok kasi niya, mga porosity ang pag-welding na isang TIG, masila niya mga lods. Tsaka ang isang dagdag ko pa dyan mga lods sa mga teknik mga paraan para pang indoor lang itong welding na to, bawal ang hangin, kaya mainit talaga mga lods. Ayun yung pinapakita niya mga lods, yan yung paraan kung paano mag-welding gamit yung filler na yan. Kailangan marunong ka noon mga lods pag susupply ng isang weldingin. Yan yung kung paano i-adjust siya, kailangan mo ma-adjust yan. Ayun mga lods, kung paano linisin yan, kailangan mong tulisan yung tungsten. Yung mga lods hindi pwedeng din matulis yung tungsten, so tulisan mong maigyan para maganda ang ating pag-welding dyan sa tubo na yan. Yan yung paraan, pero para paano malinis, kailangan tulisan niya mga lods, ang tawag dyan tungsten. Yan yung ginagawa kung paano linisin yan. So ayan lods, pakinggan at tingnan niyo maigi. Thank you.
ito nga ron, ang finished product natin, ang ating nagawa. Ito na yun. Yan. Ikot natin. Yan na yung hinang na isang TIG welder. TIG welding. Hindi pa ganong napatungan ng pangatlong ano yan, halos dalawa pa lang yan. Ang finish niyan eh, doon na sa planta. Pag nakabit na. Doon ko na wewildingin yan. Pero sa ngayon, for now, dito lang muna. Hanggang dalawang hinala muna tayo.